Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, share ko naman sa inyo yung mga halaman na sa tingin ko common lang or pangkaraniwan. Dahil nga sa common sila, hindi sila nabibigyan ng pansin. Kasi syempre maraming naglalabasan ngayon ng mga bagong halaman. Pero itong mga common na houseplants na to, pagka napagtuunan natin ng pansin, lumalabas yung tinatago nilang ganda. At syempre, bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. Unahin na natin sa ating list itong white stem na aglo na meron tayo dito. And ito, sobrang kapal na, sobrang lush. Ang maganda mo sa kanya, yung variegation na meron siya, kasi as you can see, parang patterns ng Birkin. Yun nga lang, kasi ito medyo yellowish yung patterns na meron siya. Tsaka hindi katulad ng sa Birkin na consistent, pero ngayon pa man, napakaganda nito. And yun nga, hindi siya masyadong napapansin kasi dumami yung mga ano eh, yung mga varieties ng mga bagong aglo. Kaya yung mga, let's say, isa ka kasi ito sa mga pwede nating tawagin local o talagang matagal na dito sa atin. And nung nauso yung mga galing pang Thailand nga ng mga aglo, medyo hindi na napapansin itong mga ganito. Wherein, pwedeng-pwede naman siyang sumabay sa kagandahan. At saka ang maganda mo dito sa mga aglong to, madaling alagaan at mas malalaki yung mga dahon na inaipoprovide nito. At ayan, makikita nyo naman, sobrang lush, sobrang ganda, nasa malaking pot na yan. And kapag kagantong ka-lush, napakaganda na rin pang display. At ang isa pa, mas mura siya, compare mo dun sa mga aglo na galing dun sa Thailand. Yun yung isang advantage na meron ito, malaki na, mura pa. And ang next naman sa ating list ay ito namang mga Mycans. Ito, hindi siya masyadong nabibigyan na ng pansin, lalo na na nauso yung mga philodendron Brazil at yung iba't ibang klase pa ng mga heartleaf philo. Pero isa to sa pinakamaganda. And then, andyan pa yung mga different varieties ng photos. Kasi, ano siya eh, halos magkakasing laki yung inilalaki or sizes ng dahon nila. Kasi max na nitong dahon niya, nasa around 3 to 4 inches lamang yung inilalaki. Kaya ito, perfecto sa mga small spaces. And yun nga, compare mo doon sa mga kasabayan yung philo at saka doon sa mga rare na varieties ng photos, mas mura to. Mas makapal at mas malagunyo ng mabibili. Mas mura pa compare mo doon sa ibang mga halaman. And easy to care at saka ito, ang maganda mo sa kanya, yung nagdadala sa kanya, yung velvety texture na meron siya. So yan, and yung mga kulay ng dahon niya, hindi na yan masyado nagbabago. Nagiging dark green lamang yan kapag halimbawa, yung depende sa amount of light na nare-receive nila. Syempre, kapag mas kokonti yung amount of light na nare-receive niyan, medyo doon nagiging darker color yung mga dahon niya. Pero kung maipoprovide natin yung mas maliliwanag na spot para sa kanya, ang ganda ng kulay niya kasi nagiging light lamang. Para bang laging bagong dahon yung mga dahon niya. Kumbaga bagong talbos compare mo doon sa mga ibang halaman. And ang sunod naman sa ating list ay ito namang red siam. So ito kasama to kasi ito yung masasabi kong isa sa pinakakaunahang aglo na merong pula na variegation sa dahon niya na meron tayo bago pa nauso yung mga galing na Thailand ng Suksum Jaipong, mga super red. Ito muna eh. And ayan, makikita nyo naman kapag ka sobrang lush, sobrang kapal ng dahon niya, ang ganda niyang pagmasdan, mas mabubuhay yung pinakapaglalagyan nyo kapag ka sobrang lush at sobrang kapal. And ayan, mas maganda kung ilalagay natin siya sa brighter spot ng bahay natin para lumabas yung ano niya, lumabas yung mga red edges niya at saka yung mapupulang kulay sa dahon niya. And idagdag niya pa dyan yung stems niya na medyo makulay pink. And ayan, hindi nga siya nabibigyan na ng pansin ngayon, pero ito isa sa pinaka madaling alagaan na aglo, isa sa pinaka madaling ipropagate or paramihin. At saka mura yung presyo niya, hindi masyadong nalikot yung presyo niya. And kung naghahanap kayo ng mga mumurahin na magagandang aglo na compare mo sa syempre sa mga suksum, mas mapupula yun eh, kaya natabunan to. Pero para sa akin, basta maalagaan natin ng sobra at ng husto, maibigay natin yung kanyang perfect na environment para sa kanya, katulad ng meron dito sa ating red siam na to. Perfect na rin tong halaman na to para sa akin. And ang next naman sa ating list ay ito namang foxtail. So pagdating naman dito sa foxtail, ito yung isa sa may pinaka maganda at pinong dahon. Compare mo sa pisaray, mas maganda yung mga dahon niya kasi mas soft yan, hindi matatalas kapag hinawakan mo. And yun nga, kaya natatago yung ganda nito lalo na kapag bushy na or makapal na yung
mga foxtail ninyo, sapat na pinaglalagyan nyo yung mas makapal pa dito. And as you can see, yung kulay niya naglalaro sa light na green at saka darker green na kulay. Kasi yung mas mature na dahon, yun yung nagiging dark color. And then itong mga light color na yan, yun yung mga bagong dahon. And then itong isang to, yan yung ganyan siya kapag sinisibulan ng panibagong dahon, isang buo kagad. Kaya yon, mas gusto niya yung tinatamaan siya na mas maraming liwanag, kasi kung ilalagay natin siya sa spot kung saan kokonti lang yung amount of light na nare-receive niya, hindi siya masyadong kakapal at saka ang bagal ng paglago at pagkapal nito. Pero gayon pa man, pagka ibigay natin or napakapal natin tong ganto, ang ganda niyang i-display eh, lalo na sa harapan, kasi nga sobrang pino at saka sobrang ganda ng pagka-green ng mga ano nito, ng mga dahon niya. And ang next naman sa ating list ay ito namang mga tinatawag na Moses in the Cradle. So yan, ito, hindi rin siya masyadong nabibigyan ng pansin, pero napakaganda din nitong halaman na to. At saka napakadali niyang alagaan. And itong makikita nyo ngayon na nasa nursery bag, na nasa video, ito ay mga babies pa lamang. Pagka mga babies pa lamang, itong mga Moses in the Cradle, mas lighter yung kulay niya, lalo na yung nasa ibabaw ng dahon na yan. Mas visible yung kulay, medyo ma-pink at ma-purple na kulay niya. And habang nagmamature itong mga Moses in the Cradle, mas magiging darker at malalaki ang dahon na yan. At ang magiging kulay pink or purple na lamang dyan ay yung edge niya at saka yung pinaka-underside ng dahon niya. Pero gayon pa man, napakadaling alagaan at napakagandang halaman. At saka ano siya, lumalaki talaga siya yung nakalagay dito sa harapan namin. Hindi siya tinatamaan ng direct sunlight. Nakalagay siya sa harapan namin. Nasa around siguro magwa 1 foot na yung lapad ng nasasakupan niya. Kaya napakaganda nitong Moses kapag ka makapal at kumpul-kumpul. Yun yung isang ano sa kanya, isang technique or secret. Mas maganda siya kung kumpul-kumpul at malago. Kasi pagka paisa-isa lamang, hindi mo nga talaga siya manonotice masyado. Pero pagka makapal at lush at dikit-dikit na siya, yan na, dyan na magsisimulang mabuhay yung spot or space na paglalagyan nyo. And mas gusto niya rin talaga yung tinatamaan siya ng maraming liwanag. And kahit direct sunlight, kaya niyang itolerate. Basta alaga lang din sa dilig para hindi naman matuyo. And wag nating i-overwater kasi nalulusaw siya. And ang susunod naman sa ating list ay ito namang Philodendron Golden Orlando. So ito, matagal na rin to sa atin. Ito pa nga yung isa sa mga pinakanaunang mga varieties ng Philodendron na meron dito. Pero ngayon, hindi na masyado nabibigyan ng pansin. Lalo ngayon na weekly or almost monthly, may lumalabas ng mga bagong rare na mga Philodendron. Pero ito, isa sa pinakamaganda tsaka isa sa pinakamura. Kasi yung kulay ng dahon niya, hindi na nababago halos, hindi na siya masyadong nagiging color green, kasi 'di ba yung sa ibang mga philodendron, matitingkad lamang yung mga kulay ng dahon niya sa simula or yung pinakabagong talbos niya, pero habang tumatagal nawawala yung kulay na yon. Pero ito hindi eh, kahit gaano pa katagal yung mga dahon niya, yung mga pinakanaunang dahon niya, mag-green man siya konti lamang, nandun pa rin yung pagka-golden niya or pagka-neon niya. Kaya ang ganda kasi pagka inilagay mo siya sa isang empty spot at lalo na kung plain lamang, white yung background, manonotice at manonotice kagad itong mga Golden Orlando. Tsaka hindi siya mahirap alagaan, hindi siya mahirap pakapalin, mabilis lamang siyang mag-trail. Kaya mas maganda kung halimbawa lalagyan na kagad natin siya ng pole para meron na kagad siyang magapangan. At katulad nitong nasa video nyo, ayan, around nasa siguro 3 feet na to at ang haba ng mga dahon niya ay nasa almost 1 foot na. And ang susunod naman sa ating list ay ito naman mga varieties ng snake plant, pero mag-focus tayo dito sa pinaka-favorite ko na snake plant, etong moonshine. Kasi tingnan nyo naman, simula nung mga naglabasan yung mga bagong halaman na yan, hindi na natin masyadong na-emphasize or nabibigyan ng halaga or nabibigyan pansin itong mga varieties ng snake plant. Pero tingnan nyo itong moonshine na lamang, for example. Ito makapal at napaka-perfect ng mga dahon na meron siya. Ito sa isang pot ay meron siyang 3 puno na. And kapag kaganito naman yung kulay ng snake plant na inaalagaan ninyo, napakaganda kasi ayan, silver lamang, nananatiling ganyan yung kulay niya. At may lining lang na green sa
sa pinaka edge ng bawat dahon niya, pero gayon pa man sobrang ganda, sobrang kapal kapag ka i-display mo. Kaya ito isa sa pinaka magandang snake plants at isa sa pinaka paborito ko. And ang next naman sa ating list ay ito namang lemon lime na rubber tree. Ito isa siya sa pinaka original or pinaka nauna ng mga variety ng rubber tree dito sa atin. Pero ngayon nga hindi na siya masyadong pinapansin dahil na rin sa dami ng lumabas na varieties ng rubber tree na pwede nating pamilian. Pero isa to sa pinakamaganda dahil dun sa kulay ng dahon at saka dun sa consistent na kulay dilaw sa bawat dahon na meron siya and yung patterns na meron siya. And ayan, as you can see, mas magandang bilhin to ngayon kasi ito, mas mura siya ng malaking halaga kumpara mo dun sa mga lumalabas na mga varieties like Black Prince and Tineki. Mas mura to kasi syempre, yun nga, natatalo siya eh, natatabunan na siya ng mga mas mamahalin at mas mga bagong rubber tree. Pero tingnan nyo naman, kapag ka makapal, malago at perfect yung dahon na meron siya, hindi siya magpapatalo dun sa mga rubber tree na mga naglalabasan ngayon. Kaya this is the perfect time para bumili ng mga lemon lime dahil ayan, mumurahin na siya ngayon. At yung malaking rubber tree na lemon lime ay katumbas lamang sa presyo ng mga maliliit na mga Black Prince. At ang susunod naman sa atin ay ito namang tinatawag na Persian Shield. And dito naman sa Persian Shield, hindi rin siya masyadong napapansin pero isa siya sa pinakamura na halaman na pwede nating mabili. Para siyang mga mayana pero mas matingkad kasi ang kulay nito at saka magdadala sa kanya yan, yung tingkad ng kulay ng mga bagong dahon niya lalo yung mga talbos. Tsaka isa pa, madaling alagaan, mabilis palaguin at saka mabilis lang din or madaling buhayin, madaling ipropagate. So ito, ano lang tayo, umano lang tayo, kumuha lang tayo ng cuttings nito and then itusok natin, akala mo mamamatay siya kasi unti-unti malalanta at mauubos yung dahon niya. Pero pagtagal ay makakabangon din yung mga dahon na natira at pagkatapos, yun na, magsisimula na yung magkaugat. Mas maganda sa kanya na ilagay natin siya sa ano, sa direct sunlight kasi kayang-kaya niyang itolerate kasi pang outdoor naman itong mga Persian Shield kasi kapag ka hindi masyadong enough yung amount of light na nare-receive niya, hindi lalabas yung tingkad ng kulay ng mga dahon niya. And yun, wag lang natin, at saka isa pa, nagiging leggy siya, masyadong tumataas siya pagkatapos ko konti yung dahon. So ang sikreto doon, ano lang natin siya, ikat lang natin siya ng ikat, itrim natin siya para magsanga-sanga siya. Kasi mas maganda yung kinakalabasan niya kapag bushy siya or makapal yung dahon niya. Talagang yung hindi mo makita yung mga tangkay niya or yung mga stems niya, yun yung nagdadala dito sa Persian Shield. Hanggang ngayon ay mababa pa rin ang presyo nito. Tsaka yun nga, madaling paramihin. Bumili lang kayo ng maliit nito. Ilang buwan lamang mapaparami nyo yun. At tsaka mapapakapal at mapapalago nyo yung mga Persian Shield nyo. Pagdating naman po dito sa Medinilla, ito dalawang klase siya. Yung Medinilla na ito at pagkatapos yung isa naman ay yung Magnifica. So ito ano siya, actually mabenta siya dati eh. Bago pa naglabas, ano, nauso yung mga indoor plants, ito isa sa pinakamabenta kasi ginagamit siya sa landscaping and pwede rin naman siya doon sa mga spot kung saan hindi masyadong nasisinaga ng araw. Pero hindi siya kinukonsidered eh, o wala pa akong nakikita na ginagamit siya or ipinapasok siya sa loob ng bahay. Kasi ayan, ang kailangan lang natin gawin dito ay alagaan yung mga dahon niya at tsaka yung mga bulaklak. Yun yung nagdadala sa kanya, itong mga bulaklak niya na parang ubas, kumpul-kumpul. Kapag kayan ay bagong bukas pa lamang, sobrang tingkad ng pagka-pink ng kulay niyan at tsaka buo-buo siya. So yan, and ito naman hindi siya masyadong nawawala ng bulaklak. Mawawala lang yung mga bulaklak niyan kung halimbawa mga bagong tanim pa lang yung mga Medinilla nyo at Magnifica ninyo. And ang difference lang naman ng Magnifica at Medinilla, medyo malaki yung dahon sa Magnifica, pero yung bulaklak na naipoprovide nila ay parehas. At saka yung sa Magnifica, kung hindi ako nagkakamali, lapad yung dahon. So hindi na siya masyadong na-appreciate ngayon. Pero ayan nga, ngayon parang nagbabalik siya at nagiging mabenta ulit siya kasi nga ayan ang nagdadala sa kanya. So kailangan lang mas maganda sa kanya kung halimbawa maaalagaan natin at hindi magkakasira-sira yung mga dahon na meron siya. And ang last but not the least na aglo sa ating listahan ay ito namang white stem na aglo. And pagdating dito sa aglo na to, common siya dito sa atin katulad ng mga naonang aglo na nabanggit ko dito. Ang maganda mo sa kanya, tumataas siya at lumalago at kumakapal ang mga dahon niya. So sa isang puno,
mahigit 20 yung dahon na pwede o kaya niyang i-provide sa inyo. And yun nga, nataas siya. Itong nasa video ngayon, nasa around 3 or magpo 4 feet na siya at nakalagay siya sa malaking pot. And katulad ng mga naunang aglo dito, hindi rin siya mahirap alagaan, hindi rin siya mahirap pakapalin at palaguin. And yun nga, since nauso yung mga magagandang aglo, hindi masyadong na-appreciate yung mga local na aglo na katulad nitong mga ito ngayon sa panahon natin. Pero yung ganda niya ay kayang sumabay doon sa mga bagong halabas ng mga halaman. Ang susunod naman sa ating list ay ito namang tinatawag na Golden Chinese Bamboo. Pagdating naman dito, may dalawang klase. Yung ordinary na Chinese Bamboo, pagkatapos itong ang Golden Chinese Bamboo. Yung ordinary, ang pagkakaiba lang nila ay color green. Pero when it comes dun sa pattern at saka doon sa shape ng dahon niya, parehas lamang siya. And aakalain nyo na itong Golden Chinese Bamboo ay nasosobrahan sa init kasi niya ninilaw. Pero hindi yan yung natural na kulay. Kasi mapapansin nyo naman na simula sa baba hanggang sa pinakabagong dahon niya, iisa yung kulay at iisa yung patterns na meron siya. And ayan, hindi siya masyadong nanonotice kasi sa unang tingin hindi mo aakalain na maganda kasi nga parang sira or parang nasobrahan sa init. Pero pagka makapal at malago na siya, yung mataas na at bushy na siya, doon yung mapapansin yung ganda nito. And yan, hindi naman masyadong kamahalan itong mga Golden Chinese Bamboo kung tutuusin. And ang next naman sa ating list ay itong fern na to. Ito medyo may katagalan na sa amin pero nito ko lang din na-appreciate. Hindi nga siya talaga napapansin before. And ayan, noong kumapal at lumago na siya, ang ganda niya pala, lalo na kapag ka nasa malaking lalagyan siya kasi nakakakapal, nakakahaba yung bawat piraso ng dahon niya. And ayan, mga siguro nasa 2 feet yung inihahaba ng fern na to. Hindi ko lang alam kung ano yung pinakapangalan nitong fern na to. And kung kilala niyo siya, i-comment niyo lamang po para magka-idea tayo kung ano yung pangalan ng fern na to. And yan, nakalagay siya sa timba. Mas maganda kung ilalagay natin siya sa tingin ko pwede siya sa indoor kasi ito nasa labas ng bahay namin pero hindi siya tinatamaan ng direct sunlight dahil nasa ilalim siya ng mga puno. So filtered lang yung pinaglalagyan niya kaya hindi nasusunog yung mga dahon niya. At saka yung dahon niya, hindi siya solid na green, medyo may pagka-light yung kulay, kaya masarap sa mata. And ang last but not the least sa ating listahan ay ito namang tinatawag na Wave of Love. So ito medyo yun nga, nawala din yung nawala ito sa shop or hindi masyadong napapansin. Lalo na nung lumabas yung mga ibang fern, yung mga cobra fern na kung saan, kung tutuusin or kung iisipin mo, ito yung mas naunang halaman na medyo may pagkakulot or pagka-wavy yung dahon. And ito, ang kagandahan mo sa kanya, napakalaki ng inilalaki nito. Yung isang nandun sa shop namin, around siguro mga 3 feet na yung bawat dahon na meron siya. So medyo takaw space siya, pero kung malaki yung space na paglalagyan nyo at kung may garden kayo sa labas, perfect itong Wave of Love na gawing center of attraction. At saka ang isang maganda dito sa Wave of Love ay yung kanyang dahon, kung halimbawa man na pumutol kayo or pumiraso kayo, kumuha kayo ng isang dahon, ibabad nyo sa vase, ayan ay tatagal ng hanggang isang taon. Nakababad lang, basta consistent lang yung tubig, hindi nalalanta yung dahon na yan. So yan, maganda siyang pang-decorate sa loob ng bahay, yung isang pirasong dahon na meron siya. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And paki-visit na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.